O tulad ng dati, pataas natin yung viewers. Tangina, here we go. Sa totoo lang ngayon, nanginginig ako kanina pa. Nanginginig ako. Promise. So, yun. Ating patagalin. Pasensya na kung ayan, nagpinipimple si Mami Oni. Kasi nga, puyat ako palagi. At, siyempre may konting stress. Medyo okay naman ako nung nakaraan, pero nag-upload ako ng video. So, live na ako ngayon. Wala nang video-video pa para kung anong lumabas sa bunganga ko, eh, di yun na lang, di ba? Kasi, ganun naman talaga dapat, eh. So, ayun, nag-live ako. Kasi, unang-una, putang ina mo, Rob. Putang ina mo. Eh, lalabas ko pagka-squatter ko. Total, laki naman ako sa squatter, eh. Kakapanood ko lang ng video mo. At, hindi ako makapaniwala na hanggang sa huli, gina-justify mo yung mga ginawa mo sa akin. Lahat, oh, totoo naman. Ang hirap tayo dati, ganyan tayo dati. Sana gano'n lang tulad ng dati. Pero puta, nasubukan ka nung meron. Ang talong ano, huwag mong sabihin na pinagtulungan ka ng buong Toro family dahil may mga parts sa vlog na sinabi ko na hindi na nangyari. I mean, may mga parts sa vlog ko o video ko na in-upload ko nung isang-isang araw na hindi ko na sinabi. Which is yung napagtulungan ka. Na sinasabi mong napagtulungan ka. Ganito lang kasimple yan. Sabi mo dati wala tayo, di ba? So ngayon meron. Para madaling araw na nun, pagod ako maglinis ng bahay. Naglinis ako ng kwarto natin para komportable ka. At alam mo yan ang effort ko sa'yo. Kaya kung nanonood ka ngayon, hello sa'yo. Alam mo yan kung paano ako maglinis ng kwarto at manginginig ako, bawal ngang humiga si Tyronia, bawal siyang, anak, huwag muna kasi gusto ko makita ni Daddy na maayos lahat. Halos araw-araw pinapatunayan ko sa'yo na karapat dapat ako. Alam mo yan. After nun, wala akong bra, naka-t-shirt ako na malaki at suot ko yung short mo pa nun. Bigla mo akong tinag, Mami, may sabihin ako sa'yo. Kaso, wag na lang. Siyempre po, tangina, ano ba yun? Diba? Hindi ako makakatulog yan. Sabi mo sa akin kung ano yon. Hindi na, sige na, next time. Sabihin mo na, kasi hindi ako makakatulog yan eh. So, pinaupo mo ako. Pinaupo mo ako sa dulo ng kama. Then, ang sabi mo sa akin, alam mo naman na kung saan papunta to. To make na lang story short na lang, alam mo na kung saan papunta to. Alam mo naman na mahal kita. Gusto ko lang malaman mo kasi ayoko ng sa harap ng ibang tao kasi ito yung totoo, yung tayo. Sabi ko, sige. Ganito yung tsura ko noon. Nakaban lang ako, puta. Wala akong makeup. Wala na. Nakupo ako sa dulo ng kama at kinausap mo ako. At ang sabi mo sa akin, alam mo naman na ako saan papunta to. Gusto kitang makasama pang habang buhay. Tapos nag-propose ka. Pinakita mo yun. Tapos nabigla ako sa'yo, di ba? Umiyak ako. Sabi ko, Rob, deserve ko ba to? Then, hindi ako iyak ngayon, promise. Tinatandaan ko lang. Siyempre, puro na ako iyak nung nakaraan kong video. Hindi naman ako madramang tao. Pag... Ay, kailangan maging strong. Sabi ko sa'yo, Rob, deserve ko ba to? Kasi, puta, ang hirap eh. Parang naiiyak talaga ako eh. Sabi ko, deserve ko ba to? Kasi, dati maiintindihan ko kung nag-propose ka sa akin. Nawalang-wala tayo. Pero ngayon, Daddy, may pera naman. Kahit papano, kahit hindi tayo mayaman, ano man lang ba'y may balloons? Ano man lang ba'y may balloons? Kahit balloons lang, magkano lang naman yung balloons, di ba? At ang matindi pa dyan, wala man lang video. Ang sabi mo, hindi kasi para sa social media. Sabi ko sa'yo, ang point ko, simpleng tao nga nagvi-video, di ba? Ano pa kaya tayo? Pang memories ko man lang, deserve ko ba to? Kahit isang balloon lang. Then iyak ako ng iyak. Naglasing ako, napunta ako sa ate ko. Ayaw kitang makausap. Bumalik ka, may dala kang flowers. Pagbalik mo na may dala kang flowers, ang chika mo, sorry. Sabi ko, ayaw kitang makausap. Nagalit ka.
Nagalit ka dahil hindi mo naiintindihan na sabi ko sa'yo, Rob, minsan lang mangyayari sa buhay ko na may mapopropose. Ano ba naman yung isang balon? Tapos, kagising ko lang. Patulog pa lang ako. Parang wala lang, paantok na ako. Biglang, alam mo naman, gusto ko tamang asama, panghabang buhay, sabay ipakita ng sing-sing. At doon nagsimula, yung sinasabi mo na pagtulungan ka, na hindi ka naman pinagtulungan. Dahil lang doon si Anthony, si Jamie, kinausap ka. Kinakausap ko si Anthony and Jamie na tulungan ka na mapalayas yung ate ko sa bahay. Yes, sobra pong pakila meron ng ate ko. Totoo naman yun. At may mga problema kayo. Pero to think na ang gagawin mo is hingi ka ng tulong sa mga kaibigan ko na mapalayas yung ate ko sa bahay. Grabe naman. Doon nasaktan yung ate ko. At binigyan mo ako ng shitty proposal. Sana naman deserve ko kahit isang balon lang. Grabe na ano sa bad trip. So doon, nag-openan. Then lahat ng Toro family nag-open na sa'yo. Na Kuya Rob, hindi na namin kaya yung pagiging mayabang mo. Yung mga joke mo na, huwag ka nga dumikit dito, hindi ka bagay sa ginto ko. Putang ina, ganyan ka sa bahay. At nag-away tayo dyan, sabi ko, daddy, nagbago ka sa pera. Pero hindi natin para i-post. Kasi ang mga ganyang bagay, away ano yan eh, partner yan eh. So dun siya, hindi ka napagtulungan, pinagsabihan ka, hindi mo matanggap, humingi ka ng sorry. Then anong ginawa ko? Pumunta tayo ng Cavite, sa isa nating bahay. Para dun maging okay tayo, makalma kita, andyan pa rin ako, kinomfort pa rin kita. Kahit ganun yung nangyari. Hindi ako mamaterial na babae, hindi. Pero yung gawin mo sa akin yun, nang daling araw na patulog na ako, tas bigla kang, sige, siguro nga, siguro, masyado mataas standards ko para sa isang balon. Na yun lang naman na sana na video mo man lang. At doon nagsimula yung tampusay ng mga tao na trigger sila, nilabas nilang lahat sa'yo, inopen nilang lahat sa'yo. Dahil si Anthony, galit na galit sa'yo. Rob, ganyan na nga yung tingin ng mga tao kay Tony, di ba? Birthday ko. Nagiinuman lahat. Hoy, pokpok! Untuhagin mo akong pokpok, sarap na maraming tao. May nakita ka? May napatunayan ka? Ganun kakabasto sa akin. Ikaw may bigang darating na ganito, na ganyan, kung anong parts ng kotse, kung ano-anong ganito, mga binili mo para sa aso na minsan di naman kailangan. Wala kang maririnig sa akin. Pero putang ina, ako bumili lang ako ng para sa sopa, para magmukha maayos yung bahay. Putang ina yan, hindi nagsasabi sa akin ganyan, pero putang ina, ATM ko. At huwag mong sasabihin sa video mo na parang, hindi naman ganito eh, pinahawak kasi sa akin ni Tony, hindi. Maraming beses na kinausap na kita regarding sa ATM ko na gusto ko namang maranasan dumaan sa palad ko yung pera. Gusto kong mangyari na mahawakan ko yung ATM ko at binawi ko sa'yo. After 2 days, kinausap mo ulit ako at anong nangyari, nasa'yo na naman yung ATM. Sabi mo, ikaw mag-withdraw, ikaw ang kikilos, ikaw dapat ang ganito. Na lagi kong iniiyak sa'yo yan. Diba? Lagi kong sinasabi sa'yo na Rob, akin ng ATM ko. Na minsan sasabihin ko, bang magdadrive ako para makuha ko yung lisensya ko. Kasi andun yun sa maliit kong wallet eh. Diba? Kaya andun sa'yo yun. Huwag tayong ano dito na misled lang ako. Ilang beses na akong umiyak, Rob, magpaalam ka naman. At ang pinaka word na pinaka sentence na sinasabi ko sa'yo, wala kang respeto sa pera ko, Rob. Wala. Sumiyak lang ako sa'yo, tapos aayusin natin ulit, tapos ganun ulit. Huwag mo sasabihin na wala kang kinupit. Paano naman yung natutulog ako, pagising ko, bumaba ako, pagbaba ako, niyakap mo ako, umiiyak ka, thank you mommy. Sabi ko saan? Bumili ka ng kotse, nag-withdraw ka. Ano tawag mo doon? Hindi ka nagpaalam? Pero pinalipas ko. Ang dami mong mga binibili na hindi ko alam kung saan napupunta. Yung iba alam ko, sa sarili ko. Na talagang, napagastos tayo kasi ganito, kasi ganyan. Pero yung iba, di ba napamura ako sa'yo? Wala ka ng ibang sinabi kundi sorry at wala ka nang narinig sa akin. Huwag mong sabihin na gulong-gulo ka dahil kasi may mahal. Kasi puta, nakapokus ka lang sa isang bagay na nasaktan kita. Paano naman yung mga nangyari? Paano naman yung mga naging sakripisyo ko? Pero putang ina, wala na, break naman na tayo eh. Hindi ko na para siguro isumbat. Siguro kaya lang ako ganito kasi masyado akong emosyonal. Pero, mapapanood ko yung video mo kanina. Okay na yun, naiiyak na ako eh. Tyronia. Ito na. Kakapanood ko lang kasi at nakita ko na sobrang nagsorry ka kay Tyronia. Naiiyak na ako kasi para sa anak ko. So, nandito ako, hinaya ko marinig ng anak ko. Yung video mo. Kaya ako, G,
Tapos sa bandang dulo, sasabihin mo doon sa babae na I miss you. Tama pa bang marinig ng anak ko yun? Sasabihin mo, anak, I'm sorry. Alam ko mapapanood mo to. Sobrang mahal ka ni daddy. Tapos sa bandang dulo, na ang sinasabi ko nga sa'yo, huwag niyo munang ipakita yan, putak inang bagay na yan. Kay Tyronia, mag-I miss you ko sa dulo sa babae. Pero tama yan, mag-sorry ka sa babae. Kasi wala naman siyang alam eh. Pero kaya siya nadamay kasi sabi mo, alam niya. At nasabihan mo siya regarding yung kay Tyronia. Ang dami nagko-comment, putang ina, grabe yung sincere sa ibang babae, no? Pero yung kay Mami Oni, ganun-ganun lang. Na, misad ako sa pera, ah, sorry, ganun na lang. Pero hindi ko nahihilingin yung tol. Hindi na, kasi lahat naman ng sorry mo. Lahat ng sorry mo. Sorry sa mga nanonood, please wag manood yung mga bata sa akin, kasi medyo G ako eh. Huwag mo nang sabihin na sorry Tyronia, tapos mapakitaan mo na naman ng ganun. Paulit-ulit ako. Lagi mo sinasabi na wala kang ginawang mali. Ang punto ko nga, huwag mo ipakita sa ganun sa bata dahil putang ina, kung ako, kakayanin ko, yung bata, hindi pa nakaka-move on. Ikaw nga putang ina mo, lodi kitang, bilis mo mag-move on. Idol kita. Partida, ha? Partida. Gusto mo akong pakasalan? 2 months. What the fuck? Diba? Ganun. Huwag mo nang linisin yung mga bagay na nagawa mo noon. Thank you sa family ko, lahat ng mga ginawa dito, galing sa pera ko. Excuse me, yung mga pera pumasok sa video mo, wala akong nakuha kahit piso. Na lahat ng sponsors ko, doon pumapasok ang pera sa banko mo. Wala akong nakuha kahit piso. Nung umalis ka, wala. May binawi ako, wala. Huwag na magmalinis, tol. Kung talagang sorry ka, sana nag-PPM ka ngayon. So kung makausap si Tyronia, sana ganun. Hindi yung sa video lang, puta, lights, camera, action. G ako ngayon kasi putang ina, nadidikit yung pangalan ng anak ko sa iba. Ayoko niyan. Ayoko niyan. Kung magsasorry ka, putang ina, kaya mong puntahan. May number kami sa'yo, may messenger ako, di na makita binlock lahat. Kung sorry ka talaga, putang ina, harapin mo. Off cam, tol, off cam. Kasi ako, inarap ko lahat yan. Lahat ng masasakit, lahat ng ganito, lahat ng bato, off cam. Kaya lang naman ako nagsalta kasi pukoy na kinaanlandi mo on cam at nahuhuli kayo. Again, wala dapat na ibang babae ang madamay dito kung wala naman siyang ding alam. Kaya dapat lang na mag-sorry ka sa kanya. Pero huwag mong kalimutan na pukoy ng ina, huwag mong i-deny sa akin na sinabi mo na alam mo sa totoo lang, mami. Napakamalas na babae mamahalin ko sa susunod. Huwag kang magsisinungan yung sinabi mo yan. Bakit? Kasi, hindi ko na kaya magmahal tulad ng pagmamahal ko sa'yo. Break na tayo niyan, tol. 2 weeks ago lang yan. 2 weeks ago lang. Sabi ko, daddy, malay mo naman siya na talaga. Yung hindi magkakamali parang ako. Na hanggang dulo, pinapa-feel ko sa'yo na parang ako lang yung mali. Kasi, depressed kang tao eh. Kaso kailangan kitang labanan, wag yung anak ko. Again, nag-sorry ka, Tyronia, mapapanood mo to, tapos mag-I miss you ka sa dulo sa babae. Ayoko nang ganun. Ilayo mo. Gumawa ka ng another vlog sa babae. Iba yung kay Tyronia na mapapanood niya may ganun. So, para sobra na tol eh. Sobra. Na sinabi mo sa akin na yung babaeng yan, ikaw naman nagsabing pokpok yan eh. Hindi naman ako. Di naman ako eh. Di ba ikaw yan? Na pang ganyan lang yan si ano? Pang ganyan lang? Putang ina! May pangit itong sabihin sa totoo lang, pero mamatay man buong pamilya, ganun ka kamahal yung pamilya ko, ganun mo sinabi yun. Ikaw nagsabi niya, kaya sabi ko, wag din tayo mag-judge, ganyan. Basta mag-ingat ka lang. Di naman na sinasabi ko, support ako sa'yo, tol. Sabi ko nga, mag-jowa ka na. Sige, okay lang yan, kasi gusto mo yan. Ngayon, pag nag-vlog kayo, hindi mo alam kung paano susuport ako. Next year, sinabi ko yan, di ba? After nun, ganun. Pumunta pa kami sa Antipolo, sinama ko pa yung anak ko, napuyat pa yung anak ko, tapos ang nasa utak mo yon, ganun. Ganun nakakaputang ina yun. At huwag mo sasabihin na, tinulong sa akin ng family ko, number one. Sorry ha, sorry po, kung maapekto ang ibang family ni Rob. Si Rob ang nagsasabi na wala kayong paki sa kanya, na pinabayaan niyo siya. At napansin lang si Rob nung meron na, nung may kotse, nung may ginto. Mami, salamat kasi may napapatunayan na ako. Kaso hanggang sa huli, ang dami mong gustong patunayan sa lahat.
Hindi naman siguro apat ang kotse mo kung wala kang gustong patunayan, puki ng ina. Nagreklamo ka sa bahay, alam niyo kasi si Tony, I'm treating her like a queen. Pero hindi niya ako tinted as a king noong mga bandang muli. Ano sabi ko sa'yo, umiyak ako. Daddy, bakit ganun mo ko kausapin sa kanila? Sabihin sa kanila, kung i-queen ako at king ka, asan po yung kingdom ko? Hindi tayo makaipon para sa bahay, bakit? Ang dami mong shit! Ang dami mong ginagastos! Hinaya ako sa yung ATM ko, nag-aaway kami ng ate ko. Inaway ko pa yung ate ko na huwag kang makikialam sa pera namin kasi sa amin ito mag-asawa. Asan yung kingdom ko kung queen ako, king ka? Eh puta, saan tayo titira sa apat na kotse? Eto, may sabi, mag-move on ka na lang. I'm trying to. Dinatry ko. May mga rules lang naman ako na ayoko maapektuhan yung anak ko. At hindi po ako naghahabol kay Rob. Pero oo, marami pong moment na umaasa ako. Umaasa ako at inaisip ko baka nag-iisip lang si daddy, baka ganun, baka ganyan. At hindi po kasi ako 2 months lang putang ina, may jowa din agad ako. I don't think that's love. O baka love yun para sa'yo, baka ganun ka magmahal. Huwag mo nang linisin yung mga bagay na ginawa mo. Kasi hindi ko alam kung saan ka pa umuhugot ng lakas sa totoo lang. Na sabihin yan sa video na ito lang naman yung ginawa ko, then ito lang naman, tapos yung ganyan, putang ina, ginastos mo yung pera. At huwag mo nga sabihin na ito galing sa akin ganyan, Rob, ayoko nanunumbat. Pero totoo lang, Tol, wala ka din naman dyan eh. At alam mo yan kung paano tayo nagtulungan, Tol. Hindi excuse na malito ka sa isang bagay para protektahan mo ang isang babae. Lalo na kung partner mo. Kung totoong may bayag ka, pukin ang ina ka, pagtatanggol mo yung babae mo. Yung asawa mo na sinasabi mong mahal na mahal mo. Huwag mong sasabi na I just wanna be fair. Kasi nasaktan ko siya, nasaktan niya ako. Kasi hindi naging fair. Tingnan mo naman, may bahay ka, may kotse ka, ang dami. Paano naging fair? Ako ngayon ang sumasalo ngayon na pag-i-explain kay Tyronia. Paano naging fair? Paano naging fair ang lahat? Tinis ko yan. Hanggang kanina, ang dami nag-message sa akin ng mga kaibigan mo. Alam mo, grabe naniwala kami kay Rob. Sinisiraan mo ako sa mga kwentong mali. Nanahimik ako, Rob. Kasi gusto mo yan, ikaw yung kawawa, ikaw yung biktima, ikaw yung ano, dapat bigyan ng, alam mo, atensyon. Alam mo yon, gusto mo yan, Tol, eh. Gusto mo yan. Pero hindi ako ganun. Ayoko na kinakaawaan ako, ayoko na ganun. Gusto ko, good vibes lang, tuloy sa buhay, ganito lang tayo. Pero wag mo, wag ako. Nakafocus ako kay Tyronia, pero gusto ko lang malaman nyo na pag nadadamay ang pangalan ng anak ko, konting kibot, puputak ako ng puputak na parang gago dito. Na nakaharap ako sa cellphone ko, nagmumura ako dito. Talagang last mo na yan, yung video mo na yan, last mo na yan dahil putang ina, pag nag-upload ka ulit, pantanggol mo ulit yung sarili mo, hindi kita titigilan. Papatulan kita ng papatulan. Kung gusto mo mag-video ng ibang bagay, wag na yung Tyronia. Dahil sobrang galing mong umarte, Tol, promise. Kasi yung mga bagay na ganyan, hindi naman nakakailangan on-cam. Kailangan niya, tawagan mo. Tawagan mo si Tyronia, tawagan mo. Kung kain ka, pride. Kung talagang gusto mo mag-sorry sa anak ko. Nakagigil kasi. Sobra. Again, wala akong shit na si Rob, yung mga kinocomment na tinatag sa akin ngayon, hindi siya parang nagsorry sa'yo, no? Nakakaawa ka, Tony. Wala na akong paki. Naawa na lang ako sa anak ko. Huwag yung ganyanin.
Ayoko sanang makipagsumbatan. Ayoko yung sinabi mo na yung kotse, bibigay ko na lang kaysa masumbatan ako, ganyan. Wala naman dapat ganun dahil wala akong binabawi sa'yo. Tulong ko na yan sa'yo. At ngayon na hindi mo kinakaya yung bills mo, tama yung sinabi ng ate ko, malalipat na sa ibang babae ang sumpa, ang trono. Sila ang magbayad ng bills mo. Good luck sa kanila. Yun na lang ang masasabi ko. Love you, Nay. G ako eh. Alam mo yon. Hanggang sa dulo. At isa pa, gusto ko lang klaruhin na si Anthony at si Rob, ay hindi talaga sila naging okay. Pero hanggang huli, si Anthony naging mabait kay Rob. Si Anthony, inaway niya si Rob at minura niya. Sinabi niya na putang ina mo. Ganyan na nga ginagawa ni Tony para sa'yo. Tapos, ang tatawagin mong pokpok in public. Sasabihin ni Rob, joke lang, putang ina, wala kang respeto. Isa pa, the way you talk to Jamie, which is sinabi ni Anthony, ayoko minumura-mura mo yung partner ko. Kung ganyan ka kay Tony, eto, mahal na mahal ko to. Hindi ko to, kahit pa joke, magmumurahin. At isa pa, sinabi ni Anthony na tol, sobrang mali kasi niyan. Alam mong loyal akong tao. Tapos sabihin mo, eto mga babae sa ano sa Instagram. Konting kibotara, mga babae tayo. Ganun yung mga joke mo. Na, wag mo akong papaandaran dahil matagal na ako nabubulag-bulagan sa'yo. Mami, ikot ko lang yung kotse ko kasi kailangan. Ikot ka lang kotse mo 3 hours. Di ko alam saan ka napupunta. Andito lang ako, oh. Andyan ka, puro ka cellphone. Ang dami kong nahuli sa'yo na may pinapalo ka sa Bigo. Hindi mo lang ma-explain. Hindi ako yan. Ewan ko, baka hindi ram na ganito. Hinayaan ko lang. Hinayaan ko lang lahat. Kaya, wag ako. Talagang sa live ko na to, talaga matatahimik ka. Kasi G ako. Lahat ng babato mo sa akin, no, babato ko sa ipabalik. Huwag mo akong gagalitan. Sabi ko sa'yo, di ba, hindi mo magugustuhan na makaaway ako. Hindi mo magugustuhan. At kung nanonood ka ngayon, isang malaking fuck you sa'yo. Fuck you, kagago. Fuck you. Ang yabang ko pa dati, di ba? Ang galing ko pa, di ba? Ito, si Rob, ganito, ganyan. Nung una, oo. Yung mga binenta mo yung watch mo, nasang lato, lahat, ganyan. Sinusumbat mo, sinasabi mo sa video mo para maging malinis ka. Tol, nilampasan ko yan. Nilampasan ko, nag-grind ako. Alam mo yan, at alam mo kung gano'ng kakabatugan sa bahay. Alam mo kung gano'ng kakabatugan sa trabaho. Pero binalik ko, kasi sabi ko, ito na talaga yung para sa akin, kasi ano kay, talagang nagsasakripisyo ka, mahal na mahal mo ko. Hindi lang ako, oo, totoo yun. Sa comment ng ate ko. Pero okay lang naman sa akin yun. Niyaya mo pa nga, nag-boys night out kayo, di ba? Niyaya mo pa yung boys mag-Pegasus. Pero ako sabi ko sa'yo, di ba gawin mo yan? Wala lang. Wala lang sa akin yan. Ganun kay. Tapos pera ko. Pera namin ni Tyronia. To be exact. Huwag mo sasabihin sa mga taong kakilala natin na gusto kitang ilubog. Hindi kita gustong ilubog na nahimik ako. Pero ako tangina, nilulubog mo ako sa nararamdaman ko ngayon bilang nanay ni Tyronia. Kung talagang sorry ka, kung talaga ha, patunayan mo. Wag on cam, tol. Wag. At kung sinasabi niyong sinungaling ako, ganyan ako, kahit magtulpo tayo, mag-lie detector tayo, tangina kaya kong patunayan lahat ng sinasabi ko. Tawagin niyo kung kahit na ano pa, ulit-ulit ako dyan, hindi sinungaling. Kaya wag ako. Kung may iba ka ng puking kinakantot, pak, manahimik ka na, tutan, nilalabasan ka naman. Ganun ako kabasa sa'yo ngayon. Manahimik ka na. Kung magsusorry ka kay Tyronia, para sa anak ko, walang problema. Tumawag ka. Kasama ko, anak ko. Kumain ka ng pride sa akin. Kung talagang sorry ka kay Tyronia. Huwag yung malamahal kita.
Yung mga pinangako ko sa'yo, ulul. Gago. G ako, diba? G na G ako. Hindi ako nandito para magmalinis, ha? Hindi ako nandito para magmalinis. Hindi ako nandito para, ay, ako yung kawawa. Hindi. Inaamin ko yung mga pagkakamali ko. Inaamin ko yan. Sinabi ko yan. At, totoo yung sinabi ko, yung status ko, na huwag niyo i-bash yung babaeng walang alam. Pero kasi ang sabi sa amin, ay alam naman ng babae. At todo suot ng damit sa my story. At nakikita ng anak ko, dahil syempre lang, o online class yan, si CR lang ako, mag-Facebook minsan. Pinag-delete ko na yun, install ko na nga lahat ngayon eh. Kasi kinocomment sa page niya. So, huwag niyo siyang i-bash. Kasi huwag niyo na ikumpara, huwag niyo ako ikumpara. May ibang mga babae na may mas maganda, may laging ganun. Pero wag niyo ako ikumpara sa kanya, wag. Kasi hindi maganda sa feeling ng babae yun. Pero hindi ako magsasorry sa'yo sa babae yun. Kasi wala, hindi talaga ako dapat magsorry sa'yo. Kasi ang alam ko naman, alam mo. Ang alam ko naman, informed ka. At wala din naman akong alam sa'yo. Sa totoo lang. So kung nadadamay ka, may utak ka naman, kung may pride ka, alam mo na akong dapat gawin mo. Kasi ako nawalan ako nun. Baka ikaw meron. At yung sinabi ni Tyrone niya na mahal, lang, mahal mo lang siya sa social media, nag-start yan 2019. Sinabi niya ng 2020, babawi ka, mawawala ka. Babawi ka. Ganun talaga. Mahalin mo yung mga kotse mo. Isama mo sa paglibing sa'yo hanggang sa huling hininga mo. Sana maging masaya ka. Kasi ako, wala akong planong bawiin. Kasi kawawa ka naman. Kasi darating yung panahon na pag wala na pong sususteto sa'yo na madiskarteng katulad ko, o masipag na katulad ko, kasi masipag ako guys, ina-up ko yung sarili ko. Pag wala nang ganun, bebenta mo yan isa-isa. At nakatulong ako. Yun lang. So, yun naman, I think nasabi ko naman na ibang bagay. Nasabi ko naman na ibang bagay at wag tayong, last na pala, sorry last na. Wag tayong ano, mahal ko yun si Vince. Okay lang naman yan sa akin and thank you for that na ganito, ganyan. Kailan lang nag-live ako sa IG, nag-status ka, tangina sa pakin kitang bulbul kay ganyan, ganyan. Na na-bad trip ka na nakita mo si Vince at inaaway mo si Unicorn. Ano kaya nararamdaman ko pag magkakasama kayo nila Vince, etc. Hanggang huli, ikaw. Feel na feel mo, ikaw lang ang nasaktan. Hindi kita nilulubog, Rob. Nilalabanan lang kita sa laro na gusto mo. Tagal kitang hinayaan. Matagal akong tumanggap ng salita. Kaya ngayon, wag ako. Wag ako ngayon. Wag. Wag ako. Ganun lang kasimple yun. Again. Again. Kung talagang sorry ka. Kung talagang sorry ka. Kahit off cam, babawi ka. Kahit pinagmumura kita dito para maggumaan yung pakiramdam ni Tyrone niya, mag-sorry ka sa kanya. Nang personal. Kumain ka ng pride para sa bata kung talagang sorry ka. At least, huwag nyo nang gamitin ang pangalan ng anak ko sa mga videos. Huwag. Kasi medyo napakinabangan mo na din naman. Actually naman natin. Pero mostly, ikaw. Ikaw. So, yun lang. Pasensya na. G ako ngayon. At alam ko, maraming makikigatong na naman na kung ano-ano. Basta ngayon, lalaban ako. Lalaban ako. Wala akong planong bawian ng kahit na ano. Sayong-sayo na yan. Again, pera lang yan. Kikitain ko yan. Kasi yung sinasabi mong, we have our reputations to, ano may sabi mo? Kasi English yun eh. Na kailangan protektahan. O talaga, importante yun sa'yo, yung reputasyon mo. Kasi sa totoo lang, hindi YouTube ang sumira sa atin. Yung sinasabi mo na doon ang umangat tayo, YouTube ang sumira sa atin, hindi. Ikaw ang sumira sa atin. Ikaw. At sana masaya ka ngayon. So ilang mga besi ko, tatapusin ko itong vlog ko, charot. Hindi, basta ganito lang si Mami Oni. Tangina, patola ako ngayon.
at hindi ako papayag ng ganyan-ganyan. Konting give out, papatulan ko kayo. Maniwala kayo sa akin. Kahit live-live lang, syempre busy rin ako, diba? So, yun lang. I-end ko na tong live ko. At sana, patulan mo ako. Go! Laban! Bye!